guys, welcome po muli sa ating channel at narito po muli ang inyong agrigabay para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasara. And for today's video guys, is ituturo ko po sa inyo kung ano po ba yung pagkakaiba ng contact fungicide sa systemic na fungicide. Ito kasi guys yung magiging guide din ninyo para sa pagdidesisyon ninyo kung ano ba yung bibili nyo, kung systemic pa o contact fungicide. So yun guys, una i-define muna natin guys. Meron kasi ako dito, ano, contact fungicide to copper based fungicide. Hindi po ito sponsored, gamit lang po namin yan. Ayun guys, ang contact fungicide, from the word itself na contact, ito guys yung mga klase ng fungicide kung saan para mapatay mo yung fungi o yung amag na nagkukos ng sakit sa halaman mo is kailangan siyang tamaan guys. So yun lang po yung way ng isang contact fungicide para mapatay niya yung fungi sa pamamagitan ng pag-spray sa mismong area kung nasaan yung amag. So yun po yung contact fungicide. Then pangalawa naman guys is yung systemic fungicide naman guys. From the word itself na systemic naman is itong klase ng fungicide na ito, pumapasok siya guys sa mismong sistema, system ng halaman. Kumbaga sa tao guys, sa madaling sabi kasi, kumbaga itong contact fungicide, ito yung mga pinapahid sa labas. Then ito namang systemic fungicide, ito yung mga iniinom, para lang po mas maintindihan ninyo. So ayun guys, kailangan po ba natin pwedeng gamitin yung contact fungicide? Itong mga contact fungicide guys, pwede natin gamitin to kapag halimbawa preventive pa tayo, o halimbawa wala pa namang sakit yung halaman natin. Tapos gusto lang natin na huwag silang dapuan. So yun po guys yung in-spray natin, contact fungicide. Then pangalawa guys, kung halimbawa yung halaman mo naman hindi masyadong malago, tapos yung mga infected naman na areas is naaabot pa ng spray or tinatamaan naman ng spray, pwede pa rin po yun, contact fungicide na lang yung gamitin natin. Tsaka guys, isang advantage din ng paggamit kasi ng contact fungicide is mas mura sila as compared sa mga systemic fungicide. Yun po yung isa. Kasi syempre guys, bilang magsasaka, gusto nating makatipid, di ba guys? Kasi yun naman talaga yung challenge sa atin sa pagsasaka eh. Kung mas makakatipid ka, di ba? Bakit hindi? Then, ang systemic fungicide naman guys, ginagamit natin yan kapag halimbawa yung kapag curative stage na tayo or gumagamot na tayo or medyo malala na yung sakit ng halaman natin to the point na halos hindi na tinatamaan ng contact fungicide or hindi na natin naaabot yung mga areas na may sakit. So yun guys, pwede na tayong mag-systemic doon. Then isa pang consideration guys sa paggamit ng systemic fungicide is halimbawa may mga yung tanim mo is masyado ng makapal, madawag ganun. Halimbawa sa mga taniman na makakapal, ang isa kasing kunan guys, challenge is tamaan 'di ba lahat ng surface area. Yun yung sa contact. Which is hindi mo naman na, dahil sa sobrang kapal ng tanim mo, hindi mo naman na kayang tamaan lahat ng areas eh. Yung mga dahon sa ilalim, hindi mo na kayang tamaan yun guys eh. Pag sobrang kapal na ng tanim mo. So, yun, nire-recommend ko guys yung paggamit na ng systemic dun. Kasi unang-una, pag yung systemic kasi, na-absorb na ng halaman natin, kusa na yun eh, papasok yung sistema, aabutin niya na yung mga areas na hindi na naaabot ng contact fungicide. So, yun guys. Yun lang naman yung pagkakaiba ng systemic tsaka contact fungicide. So yun guys, kung meron kayong tanong or meron kayong clarification sa topic natin, huwag po kayong mahihang mag-comment, sasagutin po natin. Salamat po guys. Mabuhay po kayo.